So ayun po ano mga kadaddy, what's up? Welcome back sa aming channel at today is a very beautiful day dahil nakatulog po tayo na maayos at ayun, nakapagpahinga, nakabawi-bawi ng konti. Ayun. So ngayon, gagawin natin ay magluluto tayo ng beef broccoli, ang paborito ni Kaate. Kaate si Lynn. So samahan niyo po ako, nagluluto na tayo. So, ayan na po ang mga kakailanganin natin sa pagluluto ng beef broccoli. So, kailangan natin ng baka. Hiniwa ko lang siya ng maninipis. Ganyan, manipis. Kailangan din natin ng butter or margarine. Kailangan natin ng cornstarch, yung ating broccoli, paminta, bawang, sibuyas, asin. Gagamit din tayo ng ang tawag dito, sesame oil, oyster sauce, at saka toyo pang marinade po yung mga yan. Okay? Simulan po muna natin ang pagmamarinade. So ayan, sisimulan na po natin yung pagmamarinade. Ngayon, sa marination, ang kailangan po natin, marination talaga, no? Galing ano? Ito, yung baka, lalagay natin sa isang container, sa lalagyan. Tapos lalagyan natin ho siya ng konting toyo. Yun, konti lang yun. Magbukang adobo yan. Tapos lalagyan din po natin siya ng oyster sauce. Konti lang din. Mga isang kutsara. Yan, sumobra na. Isang kutsara. Tapos lagyan natin ng itong sesame oil. Yan, pampabango lang ho yan. Lagyan natin ng konting asin. Lagyan natin ng paminta. Tapos maglagay po tayo ng, nakalimutan ko sabihin, ito optional lang to, kung gusto niyo na medyo matamis, lagyan niyo lang ng isang kutsaritang asukal. Ayan. Konti lang. Tapos haluin. Tapos lalagyan natin siya ng cornstarch. Ayan. Cornstarch. Salo lang. Konting cornstarch lang. Mga isa't kalahating kutsarita. Sama nila yan sa marination. Sa pagmamarinate natin. Tapos marinate lang natin ito ng overnight. So, overnight or minimum ng mga isang oras. Na ayan oh. Ngayon po, mainit na yung ating kawali. So, lalagyan na natin siya ng mantika. Konting mantika lang. Or oil. Then, lalagay na. Pagka mainit na siya, lagyan natin ang bawang. Yun. Hindi pa ganun mainit. Akala ko mainit na. Pero okay lang yan. Naluluto rin yan. Isa lang na. So ngayon, gisado na po yung ating sibuyas. Lagay na natin yung ating, yung bawang pala. Lagay na natin yung sibuyas. Lagi na ako namamali sa sinasabi. Ano ba yan? Pero okay lang. No problem. Ganyan daw po talaga pag nagsisimula pa lang mag-vlog, medyo kinakabahan.
Ayan. So, hintayin lang natin medyo lumambot yung sibuyas. Ayan, ngayon po malambot yung sibuyas natin. At medyo translucent na siya. Lagay natin ngayon yung minarinate nating baka. Halo lang. So ngayon, nahalo na po natin lang mabuti yung ating baka. Gagawin po natin, takpan lang natin at ilagay sa medium heat. Medyo mahinang apoy ng konti. Okay? Tapos balikan po natin mamaya. So ayan, makalipas ang ilang minutes, medyo nagsaba ulit siya kasi tinakpan natin. Halungin lang. Bango ah. Bango ng pagkakamarinade natin. So ingat-ingat lang din kayo kasi yung marinade natin merong cornstarch. Ngayon yung cornstarch na yun, palalaputin nyo yung sabaw. Yung pinaka-moist niya. So mamaya, magdadagdag ulit tayo ng konting tubig. Okay, takpan ulit natin. Ayan, check ko ulit natin, no? Ayan. Kung makikita nyo, medyo parang nagsasabaw-sabaw siya. Pero okay lang yan. Walang problema din. Mamaya magdadagdag pa rin tayo ng konting tubig. Kasi kulang yan eh, para lumambot yung baka. Maninipis yung hipa ng hiwa ng baka. Pero lagyan pa rin natin ng konting tubig para sa broccoli naman. Alright, malagyan natin mamaya. So ngayon po, magdadagdag naman tayo ng mga isang cup lang ng tubig. Yung pang salok ng bigas, isang puno lang nun. Good na yan. Para lang hindi matuyuan. Kasi sinisip-sip na ng cornstarch. Nagahalo na yung cornstarch. At saka yung pinaka-moist niya kanina, habang tinaralan, habang tinatakpan ko, natutuyo yung ano, yung pinaka-sauce niya. Kaya, dinagdagan natin ng isang cup ng tubig. Ngayon, sa panlasa naman, kung sakto na sa inyo yung lasa kanina ng marinate, okay na yun. Kung kulang naman sa alat o sa tamis, kayo nang bahalang magdagdag. Okay? So, ayan, mga kadaddy, tingnan ulit natin. Ayan, sabaw na siya lang, ano, maayos na sabaw niya. Okay. Ngayon, lalagay na natin yung ating broccoli. Broccoli, hiniwa ko lang ng ganyan, maliliit. So, lagay na natin. Daming broccoli. Gusto na natin yan. Tapos, halo lang ulit. Pag lumambot yung baka, ay, nahulog. Ito natin. Malambot lang. Pag ganyan, malambot na yung baka, lagay nyo na yung broccoli nyo. Tapos, takpan lang ulit. Mga 3 to 5 minutes. Good na yan. Pwede na natin i-serve. So ayan po, no? Chinek ko po ulit yung ating niluluto at buwang luto na siya. Buwang luto na yung ating ulam for today. Ayos. Natutuwa na naman si ate sa akin dito dahil nakaluto na naman ako ng isang paborito niyang pagkain. Ayos. Yan na po ang ating beef broccoli. Luto na. Ayos. Sasari na lang natin siya sa talaga. At bago po matapos ang ating pagluluto,
sa hindi inaasahang pagkakataon, ako na naman po ay nakalibutan. Nalimutan kong ilagay ang ating margarine or butter. Oops. Ayan natin ang margarine or butter. Pampaano lang din yan. Pampatagtag lasa lang. Ayos. Halo. Halo, halo. Halo, halo lang. Halo, halo lang. Ngayon, okay na po siya. Ngayon, talagang perfect na to. Dahil kompleto na ang ingredients natin na ilagay natin lahat. So, at ayan na po ang finished product ng ating beef broccoli. Tapos na. Pwede nang kumain. Ayos. Yummy na naman to. Very good. Nakadali na naman si Kadaddy. Thank you. So, ayan po no mga Kadaddy. Tapos na po tayong magluto. Bali, mamaya, susundo na lang tayo kay Kamami dahil galing siya ng trabaho. So, shout out tayo ngayon. So, shout out kay Mr. Ran Cariaga. Shout out sa aking kumpare na si Mr. Redan Yardelesa. Shout out sa aking uncle na si Mr. John Samuel Samano. Kung merong kabady, uncle, meron din kadady. Shout out kay Mr. Emer Ilo, alias Papa Jones, na laging nagjajaging. Shout out din tayo kay Mr. Jun Martin, kay Mr. Remieto Laya, kay Mr. Oliver Magno. Shout out din tayo sa lahat ng mga frontliners dyan. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay kayo mga bagong bayani. So, thank you. Hanggang dito lang po. Sana nagustuhan nyo yung recipe niluto natin yun. Okay, bye-bye. Thank you!